Magandang araw po sa ating lahat. Sa umaga pong ito ay magluluto po tayong muli ng isang merienda recipe. Ayan, at ito po ay sikat sa atin sa Pilipinas at natuwa po ako dahil nakita ko po ito dito sa Asian store dito sa Winnipeg. Ito po ay ang Pansit Mickey. Ayan, no? At madalas po iniluluto ang Pansit Mickey na may sahog na patola. Ayan, alam niyo po, napakamahal ng patola rito. Kaya medyo konti lang po ang atin pong isasahog na patola. Ang ingredients po ng Pansit Mickey ay, ayan, hipon. Ilagyan ko po, lalagyan po natin ng squid balls. Meron pong garlic, onion, at Chinese parsley. Meron po akong secret ingredients. Ito po, kung inyo pong mapapansin, ayan, marahil ay hindi nyo po alam yan, pero ito po ay Chinese, ano ba tawag dito? Chinese crab paste. Ayan. Nabibili po yan sa Asian store dahil seafood po ang ating sahog. Yan po ay crab paste, isang kutsarita. Tapos, meron po nagbigay sa akin, no? Galing po yata ito sa isang kaibigan. Mayet's Chili Garlic Crunch. Homemade po ito. At ito po'y gagamitin natin pandagdag lasa po ng yung garlicky flavor. At kagaya po ng panlasang timplang Filipino, kailangan lagi merong patis. Yan, marcapiñas fish sauce gagamitin natin. So samahan niyo po ako at atin pong iluluto ang ating gisadong pansit Mickey. Naglagay na po tayo ng konting oil. Huwag po masyado, konting oil lang po dahil atin pong igigisa na ang ating garlic. Konting fresh garlic lang po kasi as I have said, we will put a garlic crunch, homemade garlic crunch with chili. Tapos sunod na po natin ang onion. Lang po natin hanggang sa medyo brown. Ayan. Malakas po yung kala natin kaya ganyan. Then we will add now the shrimp. The shrimp and the squid balls. Mabilis lang po maluto yan kasi basically ang squid balls naman ay pre-boiled yan. Alam naman natin paano ginagawa ang squid balls. Luto na po yan. Kaya lang frozen siya. Pag medyo nato na yan, pwede na po yan. And the next ingredients that we will put ay yun pong ating crab paste. We will put now crab paste just to have a taste of crab. I don't know kung totoong crab yan pero lasa naman po siyang crab. Then we will put a teaspoonful of the garlic secret ingredients. Garlic, crunchy garlic.
gabay na to. Then we will put some water. Add the water. Then po siyang pakukuluan para hanggang sa mag-isa na yung squid ball at saka yung squid. Tapos po, we will add, this is 1 teaspoon, tablespoon rather, of fish sauce. Mailagay na po natin yung lasa ng patis. Then we will add now our patola. Ganyan na po kabilis yan. 10 minutes. This is just a 10 minutes merienda recipe. Pansit bihon on patola. So, another maybe around 3 minutes. Luto na po ang atin pong patola. Now, pwede na po natin ilagay atin pong Chinese parsley. Kung wala po kayong parsley, pwede po ang celery. Yan po kasi ay may umami taste. Kung umami taste, yun po yung linamnam na meron na po ang atin pong parsley. So you don't need to put pechin or MSG dahil po meron nga ng umami taste. Ang gusto ko po sa atin pong pansit Mickey ay medyo may sabaw. Ayoko po nung tuyong tuyo, kaya po I will add more water. Ayan, gusto ko po yung medyo soup ang dating. Ayan. Ihintay lang po natin kumulo yan. Then, we will now add our noodles, our Mickey. Kumukulo na po at ready na po nating ilagay ang ating pansit Mickey. Ayan. Grabe ang Mickey dito sa Canada, ang lalaki. Sa Pilipinas, medyo di po ganitong kalalaki ang Mickey. Minuto na lamang po. Lulutuin lang natin yung pansit. And then, ready na po ang ating merienda. Gasta lang po natin dito. Dollar something lang po yung atin pong pansit Mickey. Ang squid balls ay $2 something. Tapos ang hipon naman po, alam niyo po, libre yung hipon. Dahil kapag nakapamili na po kayo ng $60 dito sa aming Asian store dito, may libreng hipon. Kaya yung mga hipon na yan, iniipon po yan para pansahog. Kaya po nito. Kaya more or less ay $10 meal po ito. So, sa $10, meron na pong merienda ang isang buong pamilya. Kesa po pumunta sa restaurant at kumain ng soup o ng ganitong pansit, kung medyo gusto nyo pong magtipid, it's better na kayo na pong magluto. Ayan. So, meron na pong merienda at itikman po natin kung ready na po ang okay na po ang lasa. Authentic na pansit Mickey. Okay. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating recipe for today. At mag-comment lang po kayo below at kung ano po yung gusto nyong lutuin ng inyong lingkod. At please don't forget to subscribe on our channel. Pakiclick nyo lang po yung subscribe and then yung notification bell para makita nyo pa ang ilan sa mga
lutuing pwede nating gawin dito po sa ating maliit na kusina. So again, maraming maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong pagsuporta. God bless everyone!